kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang. Ipagdiwang ang balita.
Dalhin natin sa misang ito ang mga pagpapasalamat natin sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Sama natin sa panalangin ang pasasalamat para sa karawan ni Gino Garavillas at pasasalamat ng Garavillas family. Ngayon din ang pasasalamat ni Mercedes Alvarina at ng kanyang pamilya. Pagpapasalamat para sa kagalingan ni Joey Pilias at intensyon at pasasalamat ng Pilias family. Pasasalamat din ni Mr. and Mrs. Fernando Fidel at ng kanyang pamilya. At gayon din para sa ikalulwalhati ng kaluluwa ni Gregorio. Kasama din natin nagpapasalamat ngayon ang John Therese International School at ang pasasalamat din ng hapag ng salita sa kanilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa araw na ito. Simulan natin ang ating banal na misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon tayo nagdiriwa ng kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na Berheng Maria. Tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalaning magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kapuris sa Diyos, kapuris sa Diyos, sa kaikaasa, kapuris sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao pinalulungan niya, pinupuri ka namin, pinaralan ka na. Sasala ka tatanamin sa iyong natirang ang pinamulihan. Panginoong Diyos, hari ng langit, isang mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, wala na pagkakas.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariyang Ina ng Tanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa nung una, mula pa nung unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapayarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya, magmumula ang kapayapaan natin. Ang Salita ng Diyos. Thank you.
ay magalok sa ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat ito ang magdidikta sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga nanonood ng misang ito sa live stream sa Facebook page ng ating parokya, magandang umaga din po sa inyo. Binabati ko po sa pagkakataong ito ang hapag ng salita sa inyong pagdiriwang ng anibersaryo sa araw na ito. Nawa ang layunin at misyon niyong ipalaganap ang mabuting balita sa pamagitan ng pag-aaral ng Biblia sa mga komunidad dito sa ating diocese ay patuloy na magbunga sa tulong ng panalangit at paggabay din ng ating inang Birheng Maria. So, happy birthday kay Mama Mary. Palakpakan po natin siya. Kapag isinilang ang isang sanggol, ito ay nagdadala ng tuwa, lalong-lalo na sa mga magulang o sa pamilya kung saan ang sanggol ay nabibilang. Kahit hindi na iutos na magdiwang,
Palagay ko, ang palagi nating iniisip kapag dumarating ang araw ng kaarawan ng isang tao, ano, na isinilang nga, ay ang iniisip agad natin ito ay ating ipagdiwang. Kaya tayo ngayon ay nagdiriwang sa isang special na araw sapagkat ang mayroong kaarawan sa araw na ito ay walang iba ang ating Inang Birheng Maria. Natutuwa tayo at nagagalak tayo. At sa maraming pamamaraan, ipinapadama natin ang araw na ito na special. Ano, katulad nito, ano, araw ng Huwebes ngayon pero hindi naman natin kinagaulian o yung marami sa atin dito hindi naman naging bahagi na magsimba ng regular na araw pero dahil special ang araw na ito, nagsimba po tayo. Ano, sa vicariate nga po natin, meron tayong sarili nating celebration para sa kapistahang ito ng kapanganakan ng ating Inang Birheng Maria. So tunay nga na malawak ang ating puso para mahalin ang ating ina. Tunay nga na malapit sa atin ang ating ina. Siya ang dahilan ng ating kagalakan sa araw na ito. Pero mga kapatid, alam niyo po ba na bago tayo nagagalak sa araw na ito, ang unang nagalak ay ang ating Diyos, ang ating Ama. Bakit nagalak ang Ama sa araw na ito na si Maria ay isinilang? Sa isang dahilan, yung kanyang plano na ang Diyos ay makasama natin ay natutupad na o nagsimula ng matupad nang si Maria ay isilang. Ano, ayon sa hula ni Propeta Isaias, ito'y binanggit sa ating ebanghelyo na isang dalaga ang maglilihi at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay nasa atin na ang Diyos. Kapiling na natin ang Diyos. Naisip ko lang, ano, sa simula pa lang, ang Diyos ay meron ng marubdob na hangarin na tayo ay Kanyang makasama. Ang nais ng Diyos ay makapamuhay tayo. Kapag ka nga, o makasama tayo sa ating buhay araw-araw. Kapag ka nga nagdarasal tayo ng Angelus, di ba sinasabi natin doon, ano, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at nung nagiging tugon at tumira sa gitna natin. So sinasabi talaga doon na talagang meron tayong Diyos na ang hangarin talaga ay makasama tayo sa ating buhay. Samahan tayo sa ating buhay. Alam nyo, lalo na ngayon sa panahon ngayon, apakahirap pong mabuhay. Ang dami-dami nating mga struggles. Kasi ang buhay natin is full of limitations and imperfections. Ano, lalo na ngayon, ang taas-taas ng dolyares, ano po, ang ibig sabihin, ang taas ng inflation. Yung budget mo na kapag ka mag-grocery ka, yung 500 mo, marami ka nang nabibili. No? Pero yung 500 mo ngayon, kapag ibinili mo na, halos 3/4 na lang, worst 1/2 na lang ng amount ng pinapamili mo dati ang mabibili mo. Kasi ganun kataas ang inflation. Ano, nabanggit ko na rin to minsan sa inyo, ano, sa feeding program, halimbawa, mamimili po ako, ang budget ko po dati para mabili ko po yung lahat na kailangan ko sa buong linggo ay mga nasa 7,000. Ano po? Pero ngayon, yung dami ng 7,000 na binili ko ngayon, ang halaga na ngayon, 8,500. So may 1,500 difference. So ganun, binago ng inflation ang antas ng pamumuhay natin. So marami talaga tayong pagkakataon sa panahon ngayon na mararamdaman talaga natin na tayo'y mahihirapan talaga. Kaya kailangan magsikip talaga tayo ng ating sinturon. Kailangan, we have to spend wisely. Yung pera na pinagtrabahuhan natin, ano, yung mga bata dito, yung mga kabataan dito, yung pera na pinagtrabahuhan ng inyong magulang sana, ay gamitin nyo sa tamang pamamaraan. Dalhin nyo sa mabuting pagkakalagyan nito. Kasi mahirap na tayo'y mag-aksaya ngayon. Tumataas ang lahat ng bilihin, tumataas lahat ng ating pangangailangan, pero ang sahod, ang sweldo, hindi naman
tumataas. Napakahirap mabuhay. Andun pa yung banta sa kalusugan natin sapagkat nandun pa rin ang pandemya. Nadadagdagan pa rin ang mga nakakakaso ng COVID-19. Nakakagulat na lang. Akala natin wala ng COVID pero may mga nagpapadasal pa rin sa akin. Nakakabigla, no? Kumakalat pa rin pala. Nagkakaroon pa rin pala ng sakit na COVID yung mga taong kakilala natin. Andoon siyempre yung struggle ngayon dahil bumalik na sa eskwelahan, face-to-face na, ang dami-dami nating kailangan tugunan sa pangangailangan ng ating mga anak. So, kung titingnan natin mga kapatid, sa panahon ngayon parang sa dami ng mga bagay na dapat nating tugunan at sa mga sitwasyon na meron tayo na parang ang hirap-hirap namang mabuhay, kaya hindi natin matugunan ang ating pangangailangan. Dito natin talaga kailangan ang presensya ng Diyos. Siguro kung meron mang pinakamagandang pakiramdam sa buhay natin, sa karanasan nating mga tao, ay yung maramdaman natin na ang Diyos ay kasama natin sa ating buhay. At ito ay hindi lang isang pangako ng Diyos sa atin. Ito'y Kanyang tinupad. At nagsimula to nang si Maria ay isinilang. Para siyang isang araw na nagbubukang liwayway. Nag-aagaw ang dilim at liwanag, pero kahit na mayroong dilim, natatanaw na natin ang liwanag sapagkat mayroong Diyos na sa pamamagitan ni Maria ay tumupad sa kanyang pangako na tayo ay makasama at makapiling niya sa ating buhay. At ang pangakong ito, mga kapatid, nung tinupad ito sa pamagitan ng pagsilang ng ating Inang Birheng Maria, ay naganap nang si Maria naman ay nagsilang na ng kanyang anak. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya maging ang ating Panginoong Hesukristo ay naghayag din ng mga salitang bago siya umakyat sa langit sa ascension, sinabi niya sa kanyang mga alagad, at ito'y mensahe niya rin para sa ating lahat, that He will be with us until the end of time. Kaya sana sa pagdiriwang natin sa ating pagpaparangal sa ating Inang Birheng Maria sa araw na ito, maging ganap sana at totoo sa karanasan ng bawat isa sa atin na naririto na nagdiriwang na ang Diyos ay talagang kasama natin sa ating buhay. Sana magkaroon palagi tayo ng awareness ng ganong realidad para hindi natin maramdaman na tayo'y mag-isa lang sa ating buhay. Para hindi natin maramdaman ang takot. Para hindi natin maramdaman ang kawalan ng pag-asa. Sana palaging ilagay sa isip at sa puso na ang Diyos ay kasama mo sa iyong buhay. Wala kang karanasan na hindi mo kasama ang Diyos sa iyong buhay. Pero alam niyo po, tayong mga tao ay may pagkakataon na tayo ang naglalayo ng ating sarili sa Diyos. Tayo ang nagsasara ng pintuan sa Diyos. Tayo ang nagtatago sa presensya ng Diyos. At sa tuwing kailan ito nangyayari, kapag pinipili nating magkasala, kapag pinipili nating gumawa ng mali, kapag pinipili nating tahakin ang landas ng kadiliman, ito yung mga pagkakataon na ang kahit na ang Diyos ay nasa iyo na, kapiling mo na at kasama mo na, pinipikit mo pa ang iyong mata, tumatalikod ka pa sa Kanya, at pinipili mong maging malaya na gawin ang kasalanan. Pero kahit na ganun, kahit tayo'y tumalikod sa Diyos, kahit tayo'y pumipikit para hindi makita ang liwanag ng Diyos, hindi naman tayo lulubayan ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Kahit patuloy tayong tumatalikod sa Kanya, merong Diyos na patuloy pa rin hahabol sa atin.
hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat hindi niya hahayaan na kahit isa sa mga ibinigay ng Ama ay mapahamak sapagkat si Jesus ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng inang Birheng Maria na isinilang sa araw na ito ay hindi upang husgahan tayo o parusahan tayo, kundi para tayo ay iligtas sa kasalanan. Kaya hari nawa, maramdaman natin ang tunay na kagalakan at kasiyahan sa hindi ano pamang kadahilanan, kundi doon sa mensaheng malinaw na inihahayag ni Maria sa kanyang pagsilang, na sa pamamagitan niya, sa kanyang pagsilang, ang Diyos na makakasama natin ay nagsimula na. Amen. Tumayo po ang lahat. Ang panalangin ng bayan. Sa pagsilang ng Mahal na Birhen, nakikita natin na dumadating na sa huling yugto ang plano ng Ama para sa kaligtasan ng mundo. Habang siya ay nasa ating tabi, manalangin tayo sa Diyos na lumalang sa Kanya na lubos na pinagpala. Ang ating itutugon sa pamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa pamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang simbahan naway walang takot na ipahayag ang Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanya ng anak ni Maria. Manalangin tayo. Sa pamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang mga walang pananampalataya naway lumapit sa Panginoon na nagkatawang tao upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa ating mga ina, naway bigyan natin ng nararapat na pagmamahal at paggalang na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa pamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway maibalik sa kawan ang mga tumalikod sa pagtupad ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Atin nawang tanggapin si Jesus sa Eukaristiya bilang Diyos na kapiling natin. Manalangin tayo. Sa pamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa katahimikan, itulog natin sa mga ating mga personal na kahilingan, gayon din ang mga intensya ng mga kaibigan natin, mahal natin sa buhay at mga taong nagpapadasal sa atin. At mga intensyon ng mga taong patuloy na tumutulong dito sa ating parokya. Kasama din natin sa ating panalangin ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at karamdaman, mga taong may iniinda sa kanilang katawan, mga taong patuloy na nagduro sa dulot ng sakit na kanser, at mga taong patuloy na naapektuhan ng COVID-19. At para sa kaligtasan nating lahat, Ama, sa Eukaristiyang ito, nagdiriwang ang iyong pamilya na kasama ang pinagpalang Birheng Maria at sina Joaquin at Ana na kanyang mga magulang. Ipagkaloob mo ang hinihiling naming bunga ng pananampalataya sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo pong lahat. Oh.
Dalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mamakapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na niliwal ni Maria, nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagsilang ng aming Inang Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na malalupo, Puspos na wala iyong langit at lupa. Santo, 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 sa kaang taasan, pinagpala na rito sa wala na Panginoon. O Santo, 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 sa kaang taasan, O Santo, 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 sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
Mesiyas, at nagbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco ang aming Obispo, ni Noli ang kanyang katawang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang butihing esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama at sa kanya ang lahat ng paralan at papuri ay sa iyo to sama matapangyarihan kasama sa walang pagbili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, paawa ka, paawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Inibig kita na higit sa lahat at nainasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawali ako sa iyo. Amen. Sa gayong tundan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinagsalo-salo mo sa piging na banal sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So magsiupo tayo sandali. Sama natin sa panalangin ang pasasalamat ni Mr. and Mrs. Chofilo Jr., Marcy Materiano at ng kanilang pamilya. Pasasalamat para sa karawan ni Maria Jamaica F. Reyes. Happy birthday po. Para sa personal na intention ni Edson at Maika Castañeda. Pasasalamat din ni Ginang Nena Pablo at ng kanyang pamilya. Ni Mr. and Mrs. Alejandro Peregrina at ng kanyang pamilya. Pasasalamat din ng Mr. and Mrs. Shirley Dumlao at ng kanilang pamilya. Pasasalamat din ng Stero family. Gayun din para sa ikalulawalhati ng kaluluwa ni Oscar, Rolando, Bernabe, Felicidad, Chodulo, Pedro, Romana, Rogelio, Leonisa, Emeterio, Graciano, Roselia, Napoleon, Lorna, Alfredo at Silvestre. Pagkatapos po nito, sa mga sasama po papuntang Baras, ay agad po tayong mabiyahe patungo sa Baras. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat sa lahat ng mga gumanap sa araw nito at sa lahat ng dadalo papunta po sa Vicariate Celebration po ng Kapistahan ng Kapanganakan ng ating Inang Birheng Maria. So, palakpakan din po natin ang inyong mga sarili. Magsitayo po tayo. Awitin natin ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Lucero, Es Christus. Oh,
for us, Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty everlasting God, who by the cooperation of the Holy Spirit didst prepare the body and soul of the glorious Virgin Mother Mary to become a worthy dwelling for thy Son, grant that we who rejoice in her commemoration may, by her loving intercession, be delivered from present evils and from the everlasting death. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At naway pagpalain kayong lahat na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Awitan natin ngayon ng Happy Birthday si Mama Mary. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagdalo niya sa misa, patuloy kayong mag-ingat. Mag-i-stream po natin yung talk ni Father doon sa nung isang araw yata, doon tungkol kay Mary. And then, para may mapulot tayo tungkol doon sa kanyang talk. Sige po, si Monica, paki-stream yung talk ni Father.
Bago po tayo magsimula, tatanungin lang po kung ayos na po yung sound system. Naririnig naman po ba ng maayos? Kasi sayang din, dalawang oras ang inilalaan natin para sa conference na ito. Sayang kung hindi man lang natin naiintindihan at napapakinggan. Okay, kaya yayayain na natin yung mga nasa likuran at nasa labas na lumapit-lapit na dito para masimulan na natin ang ating panayam. Magsisitayo tayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ipapahayag na po yung Ebanghelyo para bukas, para ngayon pa lang, alam na natin kung ano yung Ebanghelyong pagninilaya natin para sa kapistahan natin bukas. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Immanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Ama naming mapagmahal, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyong pagsubaybay sa amin, salamat at nagkatipon-tipon kami dito sa panayam na ito. Pinaghahandaan namin ang kapistahan, ang kapanganakan ng aming mahal na Birheng Maria na minamahal namin. Panginoon, nawa sa pamamagitan ng panayam na ito, sa pamamagitan ng aming pakikinig ng maigi, maturuan kami nitong magdasal ng mas malalim at magkaroon ng mas malalim na debosyon sa aming mahal na ina, na aakay sa amin upang madama ang iyong pagmamahal. Magbunga ito ng pagmamahal sa iyo ng higit palalo at ng pagmamahal at pagmamalasakit sa aming kapwa. Mapatatag ang aming parokya at maging tanda ng iyong kaharian na iyong inilalaan para sa mga tapat sa iyo. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. San Ildefonso de Toledo, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Kaya maraming salamat sa inyo sa inyong pagdalo dito sa ating panayam ngayon. Mabuting sinimulan na natin ng maaga, no ho, para hindi masasayang yung oras kasi binigyan talaga tayo ng oras ng ating tagapagsalita ngayon. We are very honored and we are very proud. Bukas, alam niyo po ang schedule, magkakaroon po tayo dito ng misa ng alas 6 ng umaga. 7 o'clock, maghahanda na tayo para sa prosesyon natin mula dito hanggang doon sa
covered courts ng Barangay Ebanghelista. At doon sa Barangay Ebanghelista, ganap na alas 8 ng umaga, magkakaroon ng panayam itong mismong ating guest speaker para sa hapong ito. Pero magandang bago noon, tayo naririto na para mapakinggan din. Kasi alam natin doon medyo maraming mga distractions, baka kulang yung upuan. Pero ngayon, mapapakinggan natin ang maayos tayo dito, nakaupo ng maayos, pwede pa tayong mag-take down notes, walang masyadong distraction, at mananamnam talaga natin yung mga salitang kanyang nais ibahagi para mas maging maganda ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng Mahal na Birheng Maria. Alam niyo po, si San Ildefonso de Toledo, ang ating patron, ay naging santo dahil sa kanyang malalim na debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Kaya sinisikap din natin makatulad ng ating patron, at sana ito makatulong din sa pagpapalalim palalo ng ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin kay Maria. Kaya hindi ko pa na po patatagal-tagalin po. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating guest speaker for this afternoon. Pagkatapos po ng kanyang panayam, pwede rin po tayong magtanong sa kanya para hindi naman sayang yung kanyang presensya dito sa atin. Siya po ang cura paroko ng parokya ng San Gabriel Arcangel, parokya ng San Gabriel Arcangel, doon po sa Malaya, Pinilla. At siya rin po ang in charge ng evangelization ministry sa Bikaryato ng San Ildefonso de Toledo. At siya rin po ang assistant ni Father Glenn Relucio sa religious education dito sa San Ildefonso de Toledo. Kaya suki na rin po natin siya dito sa ating parokya. Walang iba po kundi si Reverend Father Romel Felisato. Father Romel. Sige, magpapaalam po ako sa inyo na huhubarin ko po ang aking face mask kasi medyo mahaba-haba ang aking pagsasalita. Baka kapusin ako ng hininga. Ano po? Ano bang mangyayari sa atin ngayon? Magkikwento lang po ako sa inyo. Ano yun? Magkikwento lang po ako sa inyo at sana pakinggan niyo po yung mga kwento ko po. Ano ko po yung bata pa? Mas nauna akong naging malapit sa ating Inang Birheng Maria kumpara sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi may kinalaman to sa image ng the eye. Alam niyo po ba yung image ni Jesus, yung mukha ni Jesus na parang painting tapos ang title niya ay the eye? Na kapag tumingin ka sa kanya, makikita mo na nakatingin siya sa iyo. At kapag lumipat ka sa kahit saang lugar, sa bahay ninyo, kung saan nandoon yung larawan ni Jesus, parang nakatingin pa din siya sa iyo. So, bilang isang bata, di ba, kapag tinitingnan ka ng kahit na sino, parang natatakot ka mo. So, parang may ganun akong pakiramdam nung bata ako, kaya minsan umiiwas ako ng tingin sa ating Panginoon Jesucristo kasi natatakot ako kasi tinitingnan niya ako. Pero, isang bagay, pagka nagdadasal ako, hindi ako dumidirekta sa ating Panginoon Jesucristo. Natatandaan ko pag nagdadasal ako, ang kausap ko una si Mama Mary. Kasi andun yung picture ni Jesus, tapos nandito yung image ni Mama Mary. Si Mama Mary, kapag tinitingnan ko, ang amo-amo ng mukha. Si Mama Mary parang ang giliw at very inviting. Kaya kapag nagdadasal ako, palaging ang ganito ang script ko sa kanya. Pakisabi niyo nga po sa anak niyo. Ayan. Pwede po bang bigyan ako ng ganito? So habang ako'y lumalaki, meron akong special na nararamdaman o damdamin ng pagtatangi sa ating Inang Birheng Maria. Nagkataon, nung ako ay elementary, katabi ng bahay namin ay yung sekta ng Methodist. At syempre, kapag merong summer katikisin para sa kanila, nag-iimbita sila ng mga bata. At nakakainganyang dumalo sa kanilang mga katisismo, ano? So, syempre, una, meron doon pagkain. Syempre, pag bata ka, ano, very delightful sa'yo kapag merong pagkain. At may mga gamit, katulad ng Crayola, papel, bond paper, tapos ang saya-saya.
So, parang gusto ko na doon. Kapag ka nag-iimbita sila, konting tawid lang, kumpara sa parokya namin, lalakad pa ng malayo. So, parang nagugustuhan ko ng maging kasama na nila. Ayan. Pero nung isang beses, narinig ko yung parang katikista nila. Hindi ko alam kung anong tawag, hindi naman yun ang pastor nila. Nung isang beses na meron siyang sinabing hindi maganda tungkol kay Mama Mary, kinabukasan hindi na ako bumalik. Kasi mahal ko si Mama Mary. Bata pa lang ako noon. Alam ko na mahal ko at malapit ang puso ko sa ating Inang Birheng Maria. At alam niyo po ba, nung ako ay seminarista, dalawang beses kong napanaginipan ang may kinalaman sa ating Inang Birheng Maria. Alam niyo, tingin ko katulad ng sinabi ni Monsignor kanina, no, hindi magiging banal si ang ating patrona si San Ildefonso kasi nang hindi siya merong special na debosyon sa ating Inang Birheng Maria. Palagay ko ganun din ang buhay ko, paglalakbay ko bilang isang seminarista. Palagay ko hindi rin ako magiging pare kung hindi ko din minamahal ang ating mahal na ina. Ano, minsan nahihirapan din ako sa struggle ko, o struggle din ako sa pagdarasal ko. Ano, minsan merong pagkakataon na naghinip ako na parang undoy, tapos ang lalim-lalim ng baha. Tapos halos lulubog na kami. Tapos meron isang foreigner na hindi ko kilala. At first time ko nakita sa panaginip ko. At iba ang lingwahe niya, hindi English eh. Palagay ko kung French o German. So hindi kami nagkakaintindihan. So senyas lang kami ng senyas. Tapos niyayaya niya ako papunta doon sa taas. Hanggang sa kami ay nakapunta sa isang ligtas na lugar. Ayun. So, tinatanong ko yung pangalan niya. So, nung una hindi ko maintindihan. So, sabi ko sa kanya, can you please spell your name? At in-spell naman niya yung pangalan niya. At isa-isa binanggit niya yung spelling ng pangalan niya hanggang sa mabuo namin yung pangalan niya na Alberione. Hindi ko kilala si kung sino si Alberione. Pero first time ko narinig yung pangalan niyang Alberione. At pagkatapos noon, nakapagsalita na siya ng English at ang mensahe niya sa akin, pray to Mama Mary. She will never leave you. At nagising ako. Pagkagising ko, syempre may mga Google na po, ano? Search ako, sino nga ba si Alberione? To my surprise, siya po ang founder ng Daughters of St. Paul. Ayan. At katulad ni San Ildefonso, meron siyang special devotion to Mama Mary. Imagine, ang dami-dami niyang pwedeng sabihin sa akin at very limited yung English niya, pero napakalinaw ng sinabi niya sa akin, pray to Mama Mary. She will never leave you. If I may rephrase it, talk to her. Be true to her. Express everything to her. Hindi kanya iiwan. At magmula noon, sabi ko, si Mama Mary talaga, mahal din ako. Siya rin talaga ang dahilan kung bakit ako naging malapit sa kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. At hindi pa dyan natapos ang kwento ng buhay ko tungkol sa relasyon ko kay Maria. Fourth year theology na po ako sa seminaryo. At naordinahan na po akong deacon. Nangyari nagkaroon po ako ng crisis sa bokasyon ko at para bang sinasabi ko sa sarili ko na parang ayoko nang magpare. Dumating ako doon sa punto na nagpapaalam na ako sa aking formator at sinasabi ko na hindi ko na po itutuloy yung seminary formation and I want to go back to my diocese now. Ano man na mangyari sa aking, bahala na. So hindi naman ako pinayagan ng rektor ko, mabuti na lang di ako pinayagan. At ang ginawa niya, nirecommend niya ako na mag 8-day retreat sa Tagaytay.
So nagpunta ho ako sa Tagaytay para mag-retreat. Ang bigat-bigat ho ng pakiramdam ko. Parang ang daming magulo, ang daming hindi malinaw sa akin. Kung saan nandun ako sa huling bahagi ng seminary formation, saka doon pa ako dumanas ng ganong klaseng crisis. First day, walang nangyari sa dasal. Second day, walang nangyari sa dasal. Third day, walang nangyari sa dasal. Noong ikatlong araw ng gabi, nagpasya na ako na hindi na talaga ako magpapare. Walang nangyayari na sa dasal ko. At natulog ako, mabigat ang loob ko. Nanaginip na naman ako. Ito, yung panaginip ko this time, nakakatakot. Kaharap ko ang napakaraming demonyo. Nalilisik ang kanilang mga mata, nag-aapoy ang mga mata nila. Yung buntot nila, kitang-kita ko, ang linaw, nakakatakot ang mga mukha nila. At lahat sila pinagtatawanan ako, nilalait ako kasi ikaw nagpa-ordain ka pa. At dinidikit nila yung hawak-hawak nilang parang tinidor. Totoo pala yun, ano yung, di ba pagka nakikita natin yung image ng demonyo, parang may hawak na tinidor. Dinidikit nila sa akin yung bagay na iyon, dahilan para lalong hindi ako makakilos. Takot na takot ako, helpless. Parang wala na talagang mangyayari sa akin. Isinusuko ko na ang bukasyon ko, ayoko na. Pero lo and behold, may tinig ng isang babaeng tumawag ng pangalan ko, Romel. Akala ko nanay ko po. Pero mayabaya nakita ko ang Immaculate Heart. May dala siyang ilaw. At isa lang ang sinabi niya sa akin, huwag kang maniwala sa sinasabi nila. Hindi ka para sa kanila. Akin ka. Natapos ang panaginip ko, pero napakahalaga ng mga salitang iyon ng ating Inang Birheng Maria. Totoo siya doon sa salita niya. Na bilang ina natin, inaangkin tayo ng ating Inang Birheng Maria bilang kanyang mga anak. At pagkatapos noon, pagkagising ko kinabukasan, nabago na ang aking desisyon, naging magaan na ang aking pakiramdam. Naging malinaw na unti-unti sa akin habang lumilipas sa mga panahon, araw at buwan, ng mga nahuhuli kong panahon sa seminaryo, kung ano ang dahilan ng aking pagpapari. At malaking tulong si Maria sa aking bukasyon. Inaangkin niya tayo bilang kanyang mga anak. At sana angkinin din natin siya bilang ating ina. Ang sarap sa pakiramdam na meron kang ina. Alam, ang sarap sa pakiramdam na alam mong meron kang aasahan sa lahat ng oras at pagkakataon na hinang-hina ka na, litong-lito ka na at hindi mo na alam ang gagawin pa sa buhay mo. Doon, ipapakita sa atin ni Maria kung ano ang papel niya sa ating buhay. Ayan. Nagsisimula pa lang po ako ng kwento. Ang kinikwento ko pa lamang po sa inyo ay kung paano ko natutunang mahalin si Maria at kung paano ako nagkaroon ng malalim na debosyon sa kanya. Minsan nanghihina pa rin ako sa aking panalangin bilang isang pare, napanghihinaan pa rin ako ng loob. Pero kailanman, hindi ko na mararamdaman na mag-isa ako. Kasi kasama ko ang aking ina, kaagapay ko, katulong ko at katuwang ko upang sa mga bagay na hindi ko kayang magawa at sa mga imposible para sa akin na magawa, alam kong merong isang tao na nananalangin sa akin, nagsusumamo at nakikiusap sa kanyang anak na ako ay patuloy niyang palakasin. Amen po ba? Ganito natin kamahal ang ating Inang Maria. Ganito siya ka-special. Kaya nga, sa tuwing kanyang birthday, dahil sa dami ng mga
piyesta na ipinagdiriwang ang kanyang pangalan, ano, at mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang kanyang birthday ang isa sa mga pinakamahalagang okasyon para sa ating mga Katoliko, lalo na tayong mga Pilipino na napakalawak o napakalaki ng puso natin para mahalin natin ang ating Inang Birheng Maria. Ngayon, sa pagpapatuloy ng aking kwento, nais ko pong pakinggan ninyo din ang isang bahagi ng mabuting balita ng Ebanghelyo mula din sa sulat ni San Mateo. At dahil kaya gusto kong marinig ninyo yung kwentong ito, kasi dito iikot yung mga susunod ko pang kwento. So habang kayo nakaupo, ano, pakinggan nyo po sana itong kwentong ito. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Judah at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Judah kay Tamar sina Phares at Sarah. Si Phares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab, si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzziah. Itong si Uzziah ay ama ni Jotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Hokonias si Salatiel na ama ni Zerubbabel. Si Zerubbabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akuim. Itong si Akuim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sige, bago ako matapos o pagpatuloy ang panayam na ito, tatanungin ko lang, sino ang nakakatanda ng lahat ng mga pangalan? May premyo. Yan. Bibigyan ko ng 5,000. Sinong pwedeng makaulit? Ano yung nabanggit ko? Tala o balangkas ng lahing pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo. Maging ako, kapag babasahin ko to, kadalasan naririnig natin ito pagkasimbang gabi, ano po, kapag babasahin ko to, tumubulol pa rin talaga ako. At marami doon sa mga character, aaminin ko po sa inyo, ay hindi pamilyar po sa akin. Bagamat marami din doon, ay pamilyar din sa akin. Pero isang bagay lang ang ipinagtataka ko. Alam niyo po ba, sa lipunan noon, na ang tanging kinikilala lang, pinakamataas na antas o uri ng tao ay ang mga kalalakihan. Ano? So kapag ka gagawa ka ng balangkas, mga pangalan lang ng kalalakihan ang kadalasang makikita. Pero itong si San Mateo, kakaiba sa ginawa niyang balangkas. Sapagkat hindi lang pangalan ng kalalakihan ang binanggit niya. Kasama doon, binanggit niya ang pangalan ng 5 kababaihan. Sino ang nakakaalam kung sino yung 5 kababaihan? Siyempre yung isa, alam niyo na. Sino yung isa? Si Maria. O sino yung 4? Si Tamar. Si Rahab.
si Ruth at yung asawa ni Urias, bagamat hindi pinangal, binigyan ng pangalan doon sa Ebanghelyo, pero ang asawa ni Urias at si ay si Bathsheba. Siya po yung dating asawa ni Urias. Limang pangalan ng babae isinama sa balangkas ng lahi ng ating Panginoong Hesukristo. It is a big no para sa isang kultura na dapat lalaki lang ang makikitang pangalan. Alam niyo po ba ang isang babae, nagkakaroon lang yan ng halaga sa panahon na iyon ng ating Panginoon Hesukristo kung ang pangalan niya ay iuugnay sa pangalan ng kanyang asawa. Let's say for example, si Mama Mary, palagay ko hindi naman yan kilala ng karamihan. Pero paano siya makikilala? Si Maria na asawa ni Jose. O di kaya si Maria na ina ni Jesus. Para magkaroon lang siya ng significance sa society. Kasi ang mga kababaihan noon, pasintabi po sa mga feminista, no, yung mga kababaihan noon ay itinuturing lang na second class citizen nung panahon na iyon. Ngayon magtatanong tayo, kung gano'n ang ginawa ni San Mateo, bakit niya pinili yung lima? Bakit hindi niya ginawang sampu? Diba? Ang dami-dami naman ang pangalan ng lalaki doon. Lahat naman yun, may mga naging asawa at may mga naging anak. Kaya nga dumaloy hanggang sa ibaba yung lahi nila. Bakit hindi pinanggit ang mas higit pa sa lima? Bakit lima lang ang binanggit ni San Mateo? Kung titingnan naman natin sa background, magche-check tayo ng background, wala naman sa kanila ang naging reyna. Maging si Maria, nung binanggit ang kanyang pangalan doon sa Ebanghelyo, hindi pa naman siya kinikilala ng mananampalataya bilang reyna ng langit at lupa. It is a later development of our faith. Ni isa sa kanila, wala namang mataas na posisyon o hindi sila naging pinuno. Hindi naman sila miyembro ng mga kababaihang lumalaban noon sa panahon ng Eksodo. Pero bakit nga kaya? Bakit pinili ni San Mateo na ilagay ang limang pangalan ng mga kababaihang ito? Ito yung tanong na iniiwan sa atin ni San Mateo na ngayon ay susubukan po nating sagutin. Mga kapatid, ang limang babaeng ito ay kakikitaan ng hindi ordinaryong buhay. Hindi sila mga ordinaryong babae. Kakaiba sila. Yung apat sa kanila, maliban kay Maria, ay mga dayuhan pa. Si Maria lang ang Hudyo. Yung apat, dayuhan. Hindi sila kasama sa piniling lipi ng Diyos. Hindi sila Israelita. Silang lahat, ipinanganak nila ang kanilang mga anak nang hindi naaayon sa batas ng Hudyo, lalong-lalo na sa batas na itinakda upang ang isang tao ay maging malinis or sa Ingles na tinatawag nating law of purity. Hindi ba't ang pagbubuntis ni Maria kay Jesus ay nagdulot din ng malaking iskandalo sa kanilang pamilya? Nawala lang siya ng 3 buwan, pagbalik niya, buntis na. Hindi pa nga kasal, nabuntis na. Isa-isahin natin yung kwento nila para makita natin kung gaano sila o anong dahilan kung bakit sila naging kakaiba. Unahin natin si Tamar. Si Tamar, mga kapatid, ay taga-Kanaan. Isang balo po siya. At nagpanggap bilang isang babaeng bayaran upang obligahin niya si Judah na maging tapat sa batas at sundin ito at bigyan siya ng anak. Pwede pala yun, ano? Gagamitin ng batas? Parang ano to sa ano natin, sa term natin, parang shotgun marriage. Oy, may batas dito, ha? Isa kang Hudyo, sundin mo to. O obligahin kita. Anakan mo ako. Kaya tong si Tamar,
ay nagkaroon ng anak kay Judah. Si Rahab naman, mga kapatid, isa din po siyang taga-Kanaan. Siya naman ay galing sa Jericho. Isa siyang bayarang babae. Si Tamar, nagpanggap na bayarang babae. Ang gulo ng batas nila, no? Pagka bayarang babae ka, meron kang pwede kang mag-demand doon sa isang lalaki na anakan ka. Ano, parang, at yun ay naaayon sa batas, ha? Si Tamar nagkunwari na siya'y bayarang babae para anakan siya ni Judah. Pero itong si Rahab naman, talagang bayarang babae. Pero itong si Rahab, nagkaroon siya ng conversion. Kasi pinili niya tulungan ng mga Israelita na makapasok sa lupang ipinangako. At doon nagkaroon siya ng partner. At dahil doon yung anak niya, naging dahilan para sumulpot ang iba pang mga lahi. Kung saan yung lahi na iyon ay siyang magduduktong hanggang sa lumabas ang ating Panginoong Hesukristo. Si Ruth naman, mga kapatid, palagay ko kilala naman natin din si Ruth. Siya po'y taga Moab. Isa din po siyang balo. Mahirap at pinili niyang manatili kasama ang kanyang biyanan na si Naomi upang maglingkod sa liping pinili ng Diyos ang Israel. At katulad ni Tamar, inobliga din niya si Boaz. Itong mga babaeng ito, no? Mapag-demand, ginagamit ang batas. Inobliga niya si Boaz na sumunod sa batas at bigyan din siya ng anak at ang relasyon nila ay nagbunga. At ipinanganak niya si Obed, ang siyang naging ninuno ni Haring David. Hindi po ba sa hula ni Propeta Isaias, ang Mesiyas ay manggagaling sa lipi ni David. So mula kay Ruth, ano, ang galing, ano, si Ruth na isang dayuhan, ano, si Ruth na hindi kasama sa lipi bayang Israel, pero dahil nakapangasawa at inobliga niya ang isang Israelita na si Boaz, ang anak nila na si Obed, ang siyang naging dahilan para maisilang si Hari David. Kay Haring David manggagaling, magmumula ang Mesiyas. Ayun. Pang-apat, si Bathsheba. Bagamat katulad ng sinabi ko kanina, hindi binanggit sa ebanghelyong binasa ko, siya naman po ay asawa ni Urias. Isa ding dayuhan, siya'y Hiteo. Siya naman, medyo hindi maganda ang pangyayari sa buhay niya, no? Inakit po siya at pinagsamantalahan po siya ni Haring David. Nagkagusto sa kanya si Haring David. Sobrang na ano siya, naakit kay Urias. Kay Bathsheba. Dahilan para magbunga yung pagkakamaling iyon, ano, kasi hindi nga po maganda eh. Pinagsamantalahan po talaga si Bathsheba. Nagbunga yung pangyayaring iyon para madagdag sa balangkas ng lahing pinagmulan ni Jesus. Ganito yung kwento ng apat na mga babaeng dayuhan. Hindi maganda, hindi po ba? Di ba kadalasan sa atin, pagka meron tayong miyembro ng pamilya, hanggat maitatago natin yung kahihiyan, itatago natin. Pero bakit si San Mateo? Inihayag niya, inilethala niya ang pangalan ng mga kababaihang ito na may mga masamang karanasan sa buhay. Akala niyo ba si Maria perfect din? Ang naging kwento sa buhay bilang isa sa mga babaeng pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo. Palagay ko kung magkikwento ako, baka marami na rin kayong alam na kwento tungkol kay Maria. Palagay ko hindi ko na rin kailangan ipakilala pa sa inyo si Maria. Alam na alam at kilalang kilala niyo na si Maria.
Alam niyo na kung gaano siya kabuti, alam niyo kung gaano siya makapangyarihan, alam niya kung gaano siya makahabagin. Lahat ng papuri pwede nating ibigay kay Maria. Baka nga mas eksperto pa kayo kaysa sa akin. Kasi palagay ko, dahil yung iba sa inyo mas may edad sa akin, baka mas marami na kayong narinig na panayam, marami na kayong nabasang libro, baka mas malalim na ang ugnayan at relasyon nyo kay Maria bilang deboto ng ating ina. Ano pa nga ba ang hindi nyo alam tungkol sa kanya? Nais ko ipagpatuloy yung kwento ko. Pakikwento po uli ako ha. Hayaan nyo po na ikwento ko ang mga pangyayari sa Biblia na maaaring ganito ang nadarama o ganito ang nararanasan ni Maria pero hindi binabanggit sa Biblia. Kumbaga, pinasok ko ang kwento ng buhay ni Maria at tiningnan ko bilang isang tao kung ano ang nadarama niya at kung ano ang mga struggles niya. Hindi po ito biblical ha, pero bilang isang tao, pwedeng ganito ang nadarama at naranasan ni Maria. Simulan natin mga kapatid, doon sa araw na ibinalita sa kanya ng Arkanghel Gabriel na siya ay magbubuntis. Hangang-hanga tayo kay Maria kasi narinig natin yung mga salita niya sa huli, "Let it be done to me according to your words." Parang ang feeling natin, ang tapang-tapang ng babaeng ito, ano? Parang ang feeling natin, malino na sa kanya ang lahat, alam niya ang gagawin niya. She was so perfect that time. Pero hindi po. Bilang isang tao, lalo na sa kanyang edad na batang-bata pa. Ilang taon na si Maria nung nagbuntis kay Jesus? Sabi sa pag-aaral, 14 years old. Imagine, grade 8 pa lang siya noon. Bata pa yung katawan niya noon. Mas lalong bata din ang kanyang isip. Sige nga, balikan niyo nga nung 14 years old kayo. E nung 14 years old, naglalaro pa ako ng text. Naglalaro pa ho ako ng trumpo. Larong bata pa ang nilalaro ko. Wala pa akong kamuwang-muwang sa mundo. Si Maria, nakatanggap ng balita sa anghel sa ganong edad at sinabi siya'y maglilihi, magbubuntis, manganganak ng sanggol na lalaki. Naniniwala po ako na hindi naging madali para kay Maria na maunawaan ang lahat ng sinabi ng anghel sa kanya. Sinong tao ang angat tatanggap at uunawa kung sasabihin ni Maria na siya'y buntis agad kahit hindi pa siya nakakasal? Kung ikaw ang magulang ni Maria at sinabi ni Maria, 14 years old, "Nanay, buntis po ako." Baka sampal agad ang inabot ni Maria. Pahihiyan to. Kaya sa isip ni Maria, hindi niya to pwede sabihin kahit kaninong tao. Pero sinong tao ang agad tatanggap at uunawa sa kanya? Kasi kung sasabihin niya ito, kung kanino lang, kung gagawin niya ito, baka agad-agad hilahin siya at dalhin sa karamihan para batuhin siya hanggang sa mamatay. Tiyak malaking iskandalo to sa pamilya. Ikagugulat to ng buong komunidad. Noon pa man, marami ng marites. Pinakatukutan ang mga taong marites. Sa sukat ng tao, ito'y isang sumpa sa kanilang angkan.
At kahit anong gawing paliwanag marahil ni Maria, kung sasabihin niya to sa mga tao, walang sino man agad ang makakaunawa at makatatanggap ng pagbubuntis niya. Kahit si Jose pa na mapapangasawa niya. Sinabi po sa akin ng anghel eh, ang anghel lang po talaga ang nagbalita. Tapos naramdaman ko na lang po na meron parang pumasok po sa aking katawan ang banal na espiritu at meron na pong tibok ng puso ng bata ng sanggol sa sinapupunan ko. Paano yun may ipapaliwanag ng isang 14 years old? At paano yun tatanggapin ng isang taong mapanukat ang mata at mapanghusgang mata? Alam naman natin, hindi ba sa kwento sa Biblia, kahit si Jose, hindi agad na unawaan. Tama po ba? Kaya marahil, ang nasa isip ni Maria ay ganito, puntahan niya ang natatanging tao, ang makatatanggap at makakaunawa sa nangyari sa kanya. Puntahan ng tao, ang unang makakaunawa, ang dahilan ng pagbubuntis niya. At sino tong tao na ito? Sino po? Si Elizabeth. Kasi sinabi din ng anghel kay Maria, si Elizabeth nga, matanda na. Matandang-matanda na, baog pa. Pero nagbubuntis ngayon, 6 na buwan. Hindi naman sinabi ng anghel kay Maria, pumunta ka kay Elizabeth. Tulungan mo siya. Meron bang ganun sinabi sa Biblia? Wala. At ano ang dahilan ng pagpunta ni Maria kay Elizabeth? Walang ibang tao ang makakaunawa sa kamangha-manghang bagay na nangyayari sa kanya, kundi yung taong nakaranas din na ginawan ng Diyos ng kamangha-manghang bagay at ito ay walang iba kundi si Elizabeth na kanyang pinsan. At ganun nga po ang nangyari mga kapatid. Nagtagpo yung 2 buntes. Isang babaeng 6 na buwan ng buntes sa kabila ng kanyang katandaan at pagkabaog. At isang babaeng kabubuntis pa lang. Batang-bata pa, 14 years old. At wala pang asawa. Mahirap man arukin at tanggapin, sila ay nagbuntis hindi dahil sa pamamagitan ng ginawa ng tao. Nagbuntis sila hindi dahil sa plano ng tao, kundi dahil sa katuparan ng plano ng Diyos. At alam naman natin, kapag plano ng Diyos ang pag-uusapan sa kasaysayan, hindi agad ito nauunawaan ng mga tao. At sa gitna ng maraming imposible sa sitwasyon na meron ang 2 babaeng ito, ang tanging hinahawakan lang nila ay ang tiwala nila sa mabuting Diyos na gumawa ng maraming kamangha-manghang bagay sa buhay nila. Sabi nga ng anghel na nagbalita kay Maria, walang hindi mapangyayari sa Diyos. Natagpuan ni Maria ang lugar kung saan siya ligtas. Natagpuan ni Maria kung saan yung lugar na hindi siya huhusgahan at ipapahamak. Natagpuan ni Maria ang taong makakaunawa sa kanya. Pero kailangan niyang umuwi eh. Kakasal pa siya, hindi po ba? Inantay lang niya na manganak si Elizabeth. 6 months. So, ibig sabihin, 3 months siyang dumagi kay Elizabeth. Tama po ba? At pagkatapos nun, uuwi siya sa bahay nila. Uuwi siya sa lugar nila. Lalakad siya sa kalsada. Hindi natapos ang kwento ng buhay ni Maria na tumigil siya kay Elizabeth. Nanganak si Elizabeth at kailangan din bumalik ni Maria sa kanyang bayan. Lalakad siya sa kalsada, makikita siya ng mga tao, ilang buwan buntis na si Maria. Anong hula niyo?
3 months. Hindi po ako buntis, ha? Sino dito yung nagbuntis na? Pag ba 3 months, halata na po ba? Hindi masyado. Pero mayroong babae na nagbubuntis kahit 3 months halata na. Di po ba? Lumalaki ang dibdib, lumalaki ang balakang. Sa tingin nyo kaya, yung murang katawan ni Maria na 14 years old, first time magbubuntis, 3 months, hindi mahahalata yun? Tingin nyo? Magbabago yun siguro, di ba? Baka yung dibdib niya na dati flat-chested, baka pag uwi niya after 3 months, oy, makikita yan ng mga tao, eh bakit nagkaroon ng umpok ang dibdib niyan? Bakit lumaki ang balakang niyan? Na-imagine niyo po ba kung paano dadaan si Maria sa kalsada at titingnan siya ng mga mapanukat na mata at makikita ang pagbabago sa katawan niya? Halata na siguro na buntis si Maria. Kahit hindi pa niya sabihin sa kanila. Ito na ngayon ang malaking problema na haharapin niya. Ang mapanukat at mapanghusgang mata ng mga taong makakakita ng kanyang pag-uwi at hindi ito magiging madali para sa kanya. Umalis lang, 3 buwan lang nawala, umuwi, buntis. Isang babaeng taksil, malandika. Sino kalaguyo niya? Si Jose na iputan sa ulo. Taksil na babae. Marahil pagkatapos niyang lumakad sa kalsada, naging usap-usapan ko sa lugar nila. At tanging si Jose lang ang pwede niyang asahan upang isalba siya. Wala nang ibang tao ang pwedeng magsalba sa kanya kundi si Jose lang. Kapag sinabi ni Jose, hindi ko yan pananagutan, hindi ko yan anak, katapusan na ng buhay ni Maria. Pero sana, sabihin ni Jose, anak ko yan. Sana ang sabihin ni Jose, akin yan, asawa ko yan. Pero alam naman natin ang kwento, hindi po ba? Maging si Jose ay hirap na hirap din sa sitwasyong yun. Mahal na mahal niya si Maria. Kung paano natin nararamdaman na mahal natin si Maria ngayon sa kasalukuyan, palagay ko higit pa doon ang pagmamahal ni Jose sa kanya. Kaya itong si Jose, nag-iisip din siya kung ano ang makakabuti sa kanilang dalawa. Hindi lang kung ano ang makakabuti sa kanya, kundi ang makakabuti sa kanilang dalawa at dun sa bata sa sinapupunan na alam niya na hindi niya anak. Sa isip niya, iwalayan na lang si Maria ng tahimik. Ito yung kinuwento sa Biblia. Hindi niya ihahayag sa karamihan na hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ni Maria sapagkat alam niya kung ano ang consequence ng gagawin niya. Kapag inihayag niya sa karamihan na hindi siya ang ama, ito na ang katapusan ng buhay ni Maria. At di yun gugustuhin ni Jose. Ganun kalungkot si Jose sa panahong iyon. Sa isip to, say, silently, they will just separate their ways. Bahala na. Ito na ang pasya niya. Marahil ilang linggong inisip ni Jose to, ilang buwan tong pinag-isipan ni Jose. Ang sakit-sakit din siguro sa isip at puso ng isang lalaki na ang iniisip niya, pinagtaksilan siya ng babaeng minamahal niya. Ang sama siguro ng loob ni Jose. Baka nagpipigil lang talaga si Jose.
Marahil sa tindi ng pagod ni Jose, hindi lang sa katawan, kasi masipag siyang magtrabaho, pagod ang puso niya at isip niya sa sitwasyon na meron sila ni Maria. Sa pagod niya agad siya nakatulog. Salamat, nakatulog siya. At sa pagtulog niya, umaasa na sana bukas magiging maayos na ang lahat. Ganun tayo kapag ganun mong problema, hindi po ba? Tapos hindi natin malaman kung ano magiging solusyon sa problema natin. Magdadasal na lang tayo. At sa pagdadasal natin, sasabihin natin sa Diyos, Lord, bahala na po kayo. Matutulog po ako, pero sana pagising ko bukas, maayos na ang lahat. Mabuti na lang nakatulog si Jose, ano po? Kasi kung di siya nakatulog, kung nagkaroon siya ng anxiety attacks, kung nagkaroon siya ng depression, ano? Kung hindi siya payapang nakatulog, palagay ko hindi niya maiintindihan ang nangyayari sa buhay nila ni Maria. Kasi doon sa pagtulog niya sa panaginip, natanggap niya ang mensahe ng Diyos sa pamagitan ng anghel. At doon naunawaan niya ang lahat. Hindi siya pinagtaksilan ni Maria. Mahal siya ni Maria. At tapat si Maria sa kanya. Pero, ito ang dilema. Kahit na ipaliwanag sa kanya ng anghel ang lahat, sino ngayong tao ang maniniwala sa kanila ni Maria? Magkikwento sila na sila'y kinausap ng anghel at ganito ang sinabi ng anghel sa kanila. Sinong tao ang maniniwala sa kanila? Siguro kung maniniwala ang mga tao noon sa sasabihin ng kwento ni Maria at ni Jose, baka special treatment na ang ibigay sa kanila. Baka wala na silang struggle. Imagine, darating na ang Mesiyas, nasa sinapupunan na ni Maria. Ito na yung pangako ng Diyos, ito na yung katuparan ng kaligtasan. Baka hayahay na ang buhay ni Maria at ni Jose. Baka ituring na sila na reyna at hari. Pero hindi ganun ang tao noon. Hindi bukas ang tao noon. Hindi maiintindihan yun na kahit na sinong tao, kahit anong paliwanag at kwento pa nilang dalawa. Walang tatanggap sa paliwanag nila. Walang tatanggap sa sasabihin nila. Wala. Kasi mas gustong makita ng mga tao kung anong iskandalo ang idinudulot ng pagbubuntis ni Maria. Pero mga kapatid, sa gitna ng mga usaping iyon, nanatili pa rin si Jose sa kanyang pasya. Sinunod niya ang anghel. Pinanindigan niya at pinanagutan niya si Maria at ang bata. Asawa ko si Maria, anak ko ang bata. Pero naging madali ba ang lahat para sa kanila? Siguro kung andun tayo sa ganung sitwasyon, baka umalis na lang tayo at lumipat sa ibang lugar. Iwas gulo, iwas chismis, iwas iskandalo na lang. But they have to continue their lives. Habang lumalaki na ang tiyan ni Maria, mas lalong umiingay ang mga usap-usap sa kanilang pamayanan. Mabuti na lang, siguro inadya din talaga ng Diyos, mabuti na lang nagkataon nung malapit ng manganak si Maria, dumating yung kinakailangan, yung pagkakataon at sitwasyon na kinakailangan nilang umalis doon sa kanilang lugar. Anong dahilan ng pag-alis nila doon sa lugar nila? Kailangan bumalik ni Jose sa kanyang sinilangang bayan para doon magpatala. Tama po ba? Natatandaan niyo po ba yung kwentong yun sa Biblia? Siguro sa isip ni Jose at ni Maria, yes, makakaligtas na tayo sa mga chismis, sa mga puna, sa mga husga ng mga taong papanukat ang mata. Umalis sila dun sa lugar nila at pumunta sila sa Bethlehem para doon magpatala.
Siguro laking ginhawa iyon sa mag-asawa. Makakaiwas na sila sa mga taong mapanghusga. Pero meron pa silang isang struggle. Saan sila makikituloy? Na-imagine ko na nag-uusap yung dalawa, yung mag-asawa, si Maria at saka si Jose. 9 months na yun eh, di ba? Kagampan na ni Maria yun. Marahil sa murang edad niya, sa bata niyang katawan, mahirap din talaga ang pagbubuntis na ginagawa niya. Marahil sa pag-uusap nila, sinabi ni Maria, eh malapit naman doon ang bahay ng aking pinsan si Elizabeth, doon na lang tayo makitulog. Kasi pag nandun tayo kay Elizabeth, hindi niya ako uhusgahan. Di ba? Kasi si Elizabeth lang naman ang nakakaunawa sa kanya. Doon na lang tayo kay Elizabeth. Malapit lang yun sa Bethlehem. Pero syempre, lalaki si Jose. Siya ang ama. Marahil ang naging tugon niya kay Maria ay ganito. Hindi. Nakakahiyang tumuloy kay Elizabeth. Angkan mo yun eh. Responsibilidad kita. Kung makikituloy tayo, dapat sa angkan ko. Doon sa kamag-anak ko. Doon sa bayan ko. Palagay ko, tatanggapin naman tayo ng mga kamag-anak ko doon. Sigurado ako. May pintuang magbubukas sa atin doon. At nasunod nga si Jose. Umuwi sila ng Bethlehem. At pagpunta nila doon sa Bethlehem, doon inabutan ng panganganak si Maria. Sabalit alam naman natin na naging kwento. Walang nagpatuloy sa kanila. Di ba kapag Pasko, parang ang romantic, inaalala natin yung ano, panunuyan. Tama po ba? Na para bang pagka nakikita natin si Jose, si Maria, ang sweet-sweet, kumakatok sa pinto, para bang ang solemn-solemn ng celebration. Pero alam niyo po ba kung gaano kasama, kasakit sa loob ng isang taong katulad ni Jose na walang tumanggap ni isa sa kamag-anak niya sa kanila? Siya yung lalaki. Ang kanya yun eh. Inaasahan niya, natatanggapin siya. Pero wala talagang tumanggap sa kanila. Naisip ko lang, may pakpak talaga ang balita. Mabilis kumalat ang chismis. Mabilis kumalat ang iskandalo na ang asawa ni Jose na si Maria, umalis lang ng 3 buwan, umuwi, buntis na ng 3 buwan. Sa tingin niyo kaya, makakaligtas yun sa kamag-anak ni Jose? Kung ikaw nga na taga rito sa Pilipinas eh, may nagawa kang iskandalo kahit ang kamag-anak mo ay nasa dulo pa ng kabilang mundo, alam kung anong iskandalong ginawa mo. Pero kahit nasa gitna ng lahat ng iskandalo, husga, mga limitasyon na mayroon sa kanila sa araw na iyon, sila pa rin, si Jose at Maria, ang pinakamasayang tao sa mundo. At walang sino man sa atin ang nakaranas ng ganong kasiyahan. Ang kasiyahan iyon ay natatangi lang para kay Maria at kay Jose. Pinanggal ng Diyos ang lahat ng sakit ng kanilang kalooban. Binura ng Diyos ang lahat ng mga paghihirap at kanilang pag-aalinlangan. At pinalitan niya ito ng kagalakang nagmumula sa katuparan ng pangako niya na siya ay makakasama at makakapiling natin dahil sa araw na iyon, isinilang ni Maria si Jesus. Na-imagine niyo po yung reality na sa lahat ng mga pangit na nangyari, pero sila yung pinakamasaya. At natatangi ang kasiyahang iyon sa kanilang dalawa. Gusto kong tapusin yung kwento dito kasi kung itutuloy ko to baka bukas pa tayo matatapos. Pero sana nasundan niyo yung daloy ng kwento. Ano?
Sana may mga emosyon nakakonect kayo. Sana may mga reality sa buhay na nakakonect din kayo. Kasi ito yung kwento ng buhay, hindi lang ni Maria, ni Jose. Ito ang kwento ng buhay nating lahat. Maraming magtatanong kayo sa akin, Father, birthday ni Mama Mary ngayon eh, bakit ang kwento mo tungkol sa birthday ni Jesus? Hindi ko rin alam eh. Ito yung dumating na mensahe sa akin. Ito yung inspirasyon ng Espiritu Santo. Wala naman kasi sa Biblia na nagtatala kung paano sinilang si Maria ng kanyang ina. Pero bakit hindi natin pag-usapan? Bakit hindi? Sa pagdiriwang natin ng Misa bukas, para sa kapistahan ng pagsilang ni Maria, yung binasa kong ebanghelyo kanina, yun yung longer form. Kanina ang binasa ni Monsignor Rigo yung shorter form, yung huling bahagi. Kaya hindi ko na binasa yung huling bahagi. Ang binasa ko na lang yung unahang bahagi. Ito yung isa sa mga options na pabasahin kapag ipagdiriwang ang kapistahan ng kapanganakan ni Maria. Ibig sabihin lamang nito mga kapatid, nakapaloob sa ebanghelyong ito na sinulat ni San Mateo ang natatanging dahilan ng Diyos, ang halaga kung bakit isinilang ang ating inang Birheng Maria. Palagi ko po, tayong lahat ay nagdiriwang at nagagalak o magdiriwang at magagalak sa pagdiriwang bukas dahil sa pagsilang ng ating inang Birheng Maria. Masaya tayo dahil may ina tayong natatawag at nahihingan ng tulong at ng paggabay. Sa dokumentong Marialis Cultus na naisulat noong 1972, sinabi ni Pope Paul VI ukol sa pagsilang ni Maria, sabi niya, Mary's nativity is a cause for great joy as it is considered the dawn of our salvation. Kung tatagalugin ko, parang ito yung sinabi, nagbukang liwayway, parang araw na nakikita natin, naghahati ang gabi at araw, pero nakikita na natin ang liwanag. Yon ang dahilan ng kasiyahan ng si Maria ay isinilang kasi nagbubukang liwayway na sa atin ng kaligtasan. Noong isinilang si Maria, nagsimula na ang Diyos sa kanyang plano na tayo ay kanyang iligtas. At sana dito nanggagaling ang kaligayahan natin, yung kasiyahan natin bukas, pag magdidiwang tayo ng kapistahan ng kanyang kapanganakan, dito manggaling ang dahilan kung bakit tayo masaya. Nang isinilang si Maria, yun simula na tayo ay iniligtas ng Diyos. At ano ang kahalagahan ng pagdiriwang ito, mga kapatid? Dahil balot sa kadiliman at kasalanan ng mundo, parang isang makinang na ilaw ang pagdating ni Maria. Ang ilaw na ito ay isang hudyat na malapit nang dumating ang ipinangakong manliligtas sa bayang Israel. Ang totoong ilaw na babalong at paparam sa mundong balot ng kadiliman. At ito'y walang iba kundi ang kanyang anak na isisilang na si Jesus. At hudyat din ng kapanganakan ni Maria ang simula ng isang mas mahusay na mundo. Can you imagine? Despite of the many limitations and imperfections of the situation she had during her pregnancy, nalampasan niya ng lahat. Ang hirap-hirap nun, pero nakalampas si Maria, nakausad si Maria, dahil kasama ni Maria at ni Jose ang Diyos na nagkatawang tao. Inilarawan ni San Agustin ang pagsilang sa Birheng Maria bilang isang kosmikong kaganapan at makasaysayang kaganapan, isang naaangkop na pasimula sa pagsilang ni Jesucristo. She is the flower of the field from whom bloomed the precious lily of the valley. Ito ang sabi ni San Agustin. Dagdag pa niya,
through her birth, the nature inherited from our first parents is changed. Nakakatawang isipin, nung isinilang ni Maria, binago ng pagsilang kay Maria ang takbo ng mundo. Yung mga maliliit ay itataas, yung mga nasa itaas, ibababa. Mararanasan ng mga taong may takot sa Diyos ang habag niya. Yung mga palalo ang isipan ay kanyang ipapangalat. Ibabagsak ng Diyos ang mga hari mula sa kanilang trono. Bubusugin ng Diyos ang mga nagugutom. Dadating ang tulong ng Diyos sa mga nangangailangan nito dahil isinilang na ang babaeng magluluwal sa isang sanggol na tatawagin Emmanuel. Na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. At para po sa akin, ito yung pinakamasarap na pakiramdam. At palagay ko, naranasan ni Maria at Jose ang ganitong pinakamasarap na pakiramdam. Yung Emmanuel, yung kasama natin ang Diyos. At mga kapatid, ito yung mensaheng nais ko pong iwan sa inyong lahat. Sa pag-alala natin kay Maria sa araw na ito, binabalikan din natin yung araw kung saan ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-aabot sa atin ng kanyang grasya, bagamat misteryo sa ating pag-unawa, pinili niya na tayo ay kanyang makasama at manirahan kasama natin. At ang plano niyang ito ay nagsimula ng si Maria ay isilang. Hindi ba't kapag nagtadasal tayo ng Angelus, ipinapahayag natin ang kabutihang loob na ito ng Diyos? Di ba sinasabi natin, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao at... Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Emmanuel. Tumira sa gitna natin, kasama natin ng Diyos. Our Lord will come to us and will make home with us. Magbubukas ka ba ng pinto sa Kanya? Patutuloyin mo din ba siya? Kaya mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na wala ang Diyos. Hindi totoo ang sinasabi ng iba na ang Diyos ay may kwento sa buhay natin na wala siya. Walang karanasan sa buhay mo na wala ang Diyos. Sapagkat tinupad niya ang kanyang pangako that He will be with us until the end of time. At nagsimula ito nang isinilang si Maria. Happy birthday po, Mama Mary. Amen. Nabiyayaan ang panayam tungkol sa nakabase talaga sa Biblia, no? Pero nakabase rin talaga sa ating karanasan din. Kaya bago umalis si Father Romel, baka meron tayong mga katanungan para mas maliwanagan natin kung ano yung binahagi niya kanina sa atin. Maaring yung tanong natin, hindi lang tungkol doon sa sinabi niya. Baka may mga bagay tayo tungkol sa ating Marian devotion, Mariology, na gusto nating maliwanagan para sabay kaming sasagot, matutugunan, kasi nagmumula yung kalaliman ng ating pagmamahal kay Maria, devotion kay Maria, sa pamamagitan ng pagliliwanag ng ating kaisipan at kaalaman tungkol sa Kanya. Baka may mga tanong-tanong po tayo. Salamat nga pala sa El Shaddai, kasi yung El Shaddai naririto kahit may prayer meeting sila doon sa kabila, nagbigay daan sila para makinig din at makiisa dito sa atin.
Kaya ito yung spectrum ng mga naglilingkod sa simbahan. May Knights of the Altar doon sa kabila, may mga katekista, na andito ang Parish Pastoral Council, LCM, Eucharistic Ministers, Mother Butlers, na andito po yung, pati choir namin, pati yung aming mga usherettes, na andito po sila, MBG, andito rin ang yung DMI, CWL, andito po sila. May mga tanong pa ho ba? Ayan, may tanong. Hawakan ko na lang ho para hindi pumutok-putok. Reverend Father, di po ba dun sa you mentioned while ago, yung visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth? She stayed there for a long time, I think 3 months or I do not know. So, the important there is you said that he will ask yung the incarnation that na she was pregnant of the Son of God. Do you think, kasi I read a book about the Blessed Virgin Mary, while she was there, she really helped the household chores and everything. Then after that, he go home. But was in that time that the Blessed Virgin Mary recited the Magnificat? Magnificat. That's the time, no? Bago sagutin ni Father Romel, pwede yung pakilala niyo po yung sarili niyo po para makikilala din po kayo ng parokya. Ako po ay si Sister Peho Villanos. Member po ako ng Legion of Mary at saka ng Holy Name Society for a long time, no, nung pa pong Jubilee year 2000. And up to the present, I'm really active. Though I'm old already, but still, I'm very much interested to the, yung word of the church. Dahil dati rin po ako naging madre for 5 years. Sa Missionary Catechism of St. Teresa of the Infant Jesus, Tayabas, Quezon. Okay, thank you po sa inyong pagtatanong. So, i-rephrase ko lang yung tanong niya. So, nagtanong siya na yung panahon na yun na bumisita si Maria, ayon sa kanya nabasa, ay ang dahilan ay ang paglingkuran si si Elizabeth sa pagbubuntis niya. Gumawa ng mga gawaing bahay. Doon din, in-express ni Maria yung tinatawag na Magnificat, o yung awit ng papuri ni Maria. Ngayon, this is my personal take doon sa event na iyon. Alam niyo po, natatangi lang kay Elizabeth ang namarinig niya ang awit ng papuri ni Maria. Kasi kahit iyon ay awitin pa ni Maria sa ibang tao, the people is not yet ready to accept it. Hindi matatanggap ng tao iyon. At hindi panahon para malaman ng tao yung katotohanan iyon ng awit ni Maria. Kasi ang tanging nakakaunawa lang noon, syempre una, si Maria na tumanggap. At pangalawa, si Elizabeth na nakaranas din ng kamangha-manghang gawa ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nung umawit si Maria ng kanyang papuri, ang perfect na audience niya para makinig sa mensaheng iyon, kasi napakaganda ng mensahe ni Maria sa nangyari sa kanya, sa ginawa ng Diyos sa kanya. Ang perfect audience talaga right at very moment ay walang iba kundi si Elizabeth. Not even Zacharias. Kasi sa Ebanghelyo, wala naman si Zacharias nung nagtagpo yung dalawa. Para sa akin, napaka-significant ng pagtatagpong iyon. Kasi madaling maihayag ang mensahe ng mabuting balita sa isang taong bukas na para tanggapin at pakinggan ang mabuting balita.
At ganun ang nangyari. Si Maria nga hindi pa nga nagbabalita, 'di ba? Balikan natin yung kwento nung visitation. Hindi pa niya binabalita, nasa tarangkahan pa lang siya. Ano na ang nangyari kay Elizabeth? Nagtatalon na ang sanggol sa kanyang tiyan nung marinig niya ang bati ni Maria. Tama po ba? Wala pa siyang sinasabi. Hindi pa inihahayag ni Maria kay Elizabeth ang nangyari sa kanya. Pero si Elizabeth, bumati na rin sa kanya. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang sino ako para dalawin ng ina ng aking. Wala pang ang sinasabi si Maria noon, di ba? Pero ang naghayag ng katotohanan ito ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. At ang maganda kay Elizabeth, bukas siya para tanggapin ang mabuting balitang iyon. Kaya natatangi lang sa oras na iyon, right at very moment, ang perfect audience para matanggap ang mabuting balitang iyon ay si Elizabeth. Na-imagine niyo po ba kung gagawin ni Maria yon sa gitna ng karamihan? Ang puso ko'y nagpupuri. Dali. 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 Baka pag narinig yun ng mga tao, baliw tong babaeng ito. Anong sinasabi nito? Ano nangyayari sa kanya? Kasi hindi pa panahon para malaman at maintindihan iyon ng karamihan. Kasi kung naiintindihan na yun ng karamihan, hindi na daranasin ni Maria ang mga paghihirap niya. Baka itrato na siyang special, katulad ng sinabi ko kanina, o ina yan ang magiging mesiyas ng tagapagligtas. Dito natin yan patuluhin sa kaharian. Dapat maayos ang kanyang tulugan. Ibigay natin ang kanilang pangangailangan. Diba? Kung ganun lang naiintindihan ng tao ang nangyari sa kanila. Pero hindi eh. Hindi yun ang disenyo ng plano ng Diyos. Kaya yung sinabi niya kanina, yung pagtatagpo ng dalawang babae, natatangi lang yun para sa kanilang dalawa. At dahil doon, si Elizabeth ay masasabi nating talagang isa sa mga pinaka special na tauhan na babae sa Biblia sapagkat siya ang kauna-unahang napagbalitaan ni Maria ng pagdating ng Mesiyas. Nauna pa siya kay Jose. Hindi yun alam ni Jose. Si Elizabeth lang ang unang nakaalam. At kahit hindi pa niya sinasabi kay Elizabeth, natanggap na agad ni Elizabeth ang mensahe. Kasi ganun kabukas si Elizabeth para matanggap ang mensahe ng Diyos. Even without words, sa puso ni Elizabeth, natanggap na niya at pinatuloy na niya ang pagdating ng Mesiyas sa buhay niya. Sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Diba? Sabi ni Father Romel na noon hindi patanggap ng mga tao. Kasi naman, very revolutionary nga yun eh, di ba? Hindi yun sasabihin ng pangkaraniwang tao. She was ahead of her time, di ba? He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has sent the proud in the conceit of their hearts and has put, yun, tuloy-tuloy. Alam na natin yun, di ba? Hindi pangkaraniwang, akala natin, binabasbasan tayo ng Panginoon kapag nasa taas tayo, kapag mayaman tayo. Tapos sasabihin nito, kahit na yung mga nasa abang kalagayan, itataas ng Panginoon, hindi yung matatanggap naman. Eh kahit naman tayo ngayon, hindi natin matatanggap yun eh, di ba? Some people still think na
kapag maraming pera, saka bine-bless tayo ng Panginoon. Kapag wala tayong pera, kapag dukha tayo, kapag nasa ibaba tayo, hindi tayo bine-bless ng Panginoon. Pero this is something revolutionary, eh, di ba? Kaya minsan ayaw itong maririnig ng mga nasa makapangyarihan, eh. Kasi parang china-challenge yung kanilang responsibility. Kaya minsan, naapektuhan din yung ating Marian devotion, di ba? Oh, Marian devotion tayo. Birthday ni Mama Mary bukas. Anong gagawin natin? Marian exhibit. Marian exhibit. At ang gagawin sa Marian exhibit, lahat ng mga may-ari ng imahe ng mahal na birhen, ilalagay sa simbahan. Tapos magpapagandahan na yan, di ba? Kanya-kanyang pataasan na yan. Pero yun ba talaga ang pinakapuso ng debosyon natin sa mahal na Birhen Maria? Nakarinig na ba kayo birthday ni Maria tapos nagkaroon ng feeding of the poor? O kaya dental mission? O kaya medical mission? O lumabas tayo para doon sa mga public school para turuan ng mga bata kung paano manalangin? Hindi eh. Madalas nakasentro tayo dito sa loob eh, no? Pagandahan, pataasan, yung damit, dapat siya ang mamumukod tangi, di ba? Kaya paano nating maisa sa katuparan yung awit ni Maria para maging awit din natin at awit ng mga dukha sa ating parokya, sa ating sambayanan. It will mafo-focus, mare-revolutionize ang ating devotion to Mary. Hindi lang tayo magpo-procession. Gagawa tayo ng mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos para sa mga Aba. Sige. Sister Lina. Actually po, hindi po mahirap. Actually po, this in fact, at the back of my mind, ano po, kasi at the very start, na-mention po ninyo yung si Maria, of course, was 14 years old. Pero yung edad ni Jose, parang wala po akong nadinig, ano, and then nababasa or whatever, ano, but I know he is of later age, ano po. But then sabi yung pong nabanggit din po ninyo na yung si Maria, yung wisdom niya, nagpunta siya kay Elizabeth, yung mga decisions niya being that young, ano po. And then eventually latter part si Jose po, yung kanya rin mga decisions where to go, what to do, and the rest po, ano po. So para po tinitingnan ko po yung pagiging tao nila at saka po nung latter part sinabi po ninyong God's plan. So para po ang question po sa akin is alin po kaya or at what point or stage nandun yung kanilang pagiging tao and then alin po yung part na that's God's plan. Thank you. Okay, maganda po yung tanong. Ano yung sa kwento ko ang masasabi natin na tao si Maria at si Jose? Yung struggles. Kung nasabayan niyo yung kwento ko, totoo yung hirap, totoo yung struggle, kung ano yung sitwasyon na ano nga bang gagawin, anong pipiliin, hindi simple ang lahat eh. Kasi kahit isang maling decision lang ang gawin nila, patay si Maria. Naging maingat din sila. At masasabi natin na tao sila kasi naghahanap sila ng sagot. At masasabi na tao sila kasi kailangan nilang gumawa ng desisyon. Kahit anong edad nila, kahit matanda na si Jose, kahit bata si Maria, they have to make decision. They have to choose among the many choices. At ito yung buhay nating mga tao, hindi po ba? O natatandaan niyo po ba nung kayo elementary, high school, may exam tayo? Multiple? Tama po ba? Yung mga teacher dito, multiple choice. May isang tanong, ilan ang answer na pwede mong piliin? Pwedeng lima, pwedeng apat. Pero lahat ba ng choices tama? Hindi. Anong gagawin mo? Mini-mini-mini mo ba? Manguhula ka ba? Kasi kailangan, bago ka matutong pumili ng tamang sagot,
kailangan nakikinig ka. You have to listen. And listening would always involve freedom. Hearing is different from listening. When you hear, you only use your faculty of hearing, your ears. So no matter kung ano yung sound na rinig mo sa paligid mo dahil may tainga ka, pasintabi sa mga may kapansanan nating kapatid na bingi, ano man ang tunog na maririnig mo dahil may tainga ka, maririnig mo yan. That's hearing. But when you listen, you choose who to hear. At malinaw naman sa kwento, sa Ebanghelyo, sinong pinakinggan ni Maria? Ang Diyos. Let it be done to me according to your words. Sinong pinakinggan ni Jose? Kahit walang salita si Jose, kahit tahimik si Jose sa Ebanghelyo, kasi wala siyang gaanong ganap eh. Wala siyang linya, kumbaga sa pelikula, extra lang si Jose kasi walang dialogue. Mababa lang ang kanyang talent fee. Pero yung kilos ni Jose pagkagising niya, di ba? Nasa Ebanghelyo niya eh. Pagkagising niya, sinunod niya ang sinabi na Anghel. So he listened. He listened. Pinili niya kung sinong pakikinggan. At palagay ko, ito yung edge mayroon kay Maria at kay Jose. Alam nila kung sino ang pakikinggan nila. Kaya sa lahat ng mga desisyon, kahit sa napaka-crucial na desisyon at sitwasyon ng buhay nila, hindi sila nagkamali kasi alam nila kung sinong pipiliin nilang pakinggan. Okay. Sana ganun din po tayo. No? Input tungkol doon sa edad ni San Jose, kasi he's usually portrayed as an old man na kalbo, na may edad na. Pero kung tutusin, that is one way of portraying him as incapable of being the father of Jesus, the real father. Kasi matanda na eh, di ba? Ganyan. Pero kung tutusin, yun lang ay isang device para masabi na hindi si Jose talaga ang ama ng bata. Pero kung tutusin, baka magka-edad din sila, di ba? Kaya lang, syempre, kapag pareho silang bata, di ba, may pagkakataon, baka isipin na talagang anak yan. Pero, anuman ang edad ni Jose, matanda man siya o bata, ang mahalaga, yun nga, sabay sila na Maria na sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Pero most probably nga, bata nga si Jose, hindi naman talaga matandang matanda kay Maria. Pareho silang nagsikap na isabuhay kung ano yung kalooban ng Diyos sa kabila ng mga kalagayan nila sa buhay. Meron pa po bang mga tanong po? Ay, si Sister Tess po yan. Si Sister Tess ay isa sa mga asheret po namin. Curious. Kasi bakit po kaya yung anghel, yung pa sa panaginip ni San Jose, nag-ano? Yung po para malaman na siya yung pang magiging father ba, ganun po ba? Na, opo, hindi po yung anghel, hindi po ba pwedeng sabihin na lang na? Oo, maganda naman yung tanong mo. Dito natin makikita ng Diyos ay kilala din ang bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung paano siya makikipag-usap sa atin. Kaya walang sino man sa atin ang pare-pareho ang karanasan kung paano natin natanggap ang mensahe ng Diyos. Ang mensahe ng Diyos pwede natin matanggap sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. O di kaya sa pamamagitan ng homily ni Father, ni Monsignor. O di kaya sa mga kwento at kasaysayan ng buhay po natin. Ano? Nagkataon lang si Jose sa oras na iyon ng kanyang pagkapagod. Kaya nga ang interpretation ko kanina ay ganito eh. Parang na-imagine ko si Jose, pagod na eh. Pagpagod ka, anong kailangan mo?
Tulog. Kaya natulog si Jose. Pero bago siya natulog, nagtanong siya sa Diyos. Agad-agad sumagot ang Diyos. Ang sitwasyon noon ni Jose, tulog siya. Kaya sa panaginip, dumaan ang mensahe. Marahil naawa na din ng Diyos kay Jose. Kasi yung perfect time na kailangan matanggap ni Jose ang mensahe niya. Imagine, di ba? Kahit sa anong oras at panahon, kahit anong ginagawa natin, kahit katulad ni Jose na tulog, pwede nating matanggap ang mensahe ng Diyos. Lalo na kung ito'y kailangan nating matanggap. Tapos ito, pinick up ng ating Santo Papa, di ba? Ng Holy Father. Ginagawa niya dahil nga ang Diyos nagsasalita kahit sa ating panaginip, kahit tayo natutulog. Ginagawa ng Holy Father ni Pope Francis, di ba? Marami siyang problema. Hindi biro ang maging Santo Papa, no? Talagang lahat ng problema ng buong mundo ay nilalagay sa balikat mo. Ang ginagawa pala niya, kapag meron siyang matinding-matinding problema, isinusulat niya sa isang papel at inilalagay sa ilalim ng imahen ni Jose, Sleeping Joseph, di ba? Para pagkagising niya, di ba? Nagsasalita nga ang Diyos, may ginagawa ang Diyos higit pa sa ating inaasahan. God speaks in mysterious ways. Okay. Kaya magpapasalamat tayo kay Father Romel sa kanyang pagbabahagi, di ba? Parang hindi naging panayam lamang o conference ito, kundi parang naging recollection na rin at retreat para sa atin, di ba? Naranasan nyo ba yung puso, di ba? Naranasan nyo bang parang ang Diyos mismo ang nagsasalita sa atin, di ba? Akala natin si Maria malayo, reyna, nasa langit, pero kung tutuusin, babad na babad siya sa karanasan natin bilang mga tao, di ba? At matutuwa ang ating mahal na ina sa pagdiriwang natin ang kanyang kaarawan bukas, kung itong mga narinig natin, isasagawa din natin at isasabuhay din natin. Kaya sana itong panayam na ito ay naging karanasan para sa atin na malapit ang Diyos sa atin, sumasa atin ang Diyos, kasama natin ang Diyos at hindi ito matatanggal sa atin. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kasama natin ang Diyos. Sana yung mga El Shaddai na nag-forgo ng kanilang prayer meeting para makadalo dito na kahit paano na-inspire din kayo at marami kayong nakuha dito sa ating panayam po. At hindi kayo magsisi na sumama kayo po dito sa amin. Kaya salamat ng marami po sa inyong lahat. Bukas nga pala, papakita lang po namin yung schedule bukas. Pagkatapos ng misa ng alas 6, meron tayong 6 o'clock AM Mass. 7 o'clock, magtitipo na tayo dito. Tapos, magtitipo na tayo dito. Magkakaroon ng seriales. Andun ang mahal na patron nating si San Ildefonso. Nagagaya ka na po. Tapos, andun din sana ang mga sagala, yung hermano-hermano natin bukas. Ano ho? Para sa Flores de Mayo, kung pwede sana sila, sina Alistair at saka si Doktora Bea din po, no? Kasi hindi na naman pwede si Kuya Abdon at yung kanyang may bahay na lumakad mula dito hanggang Baras. Kaya sana yung mga bata-bata natin, yung mga hermano-hermana natin para sa Flores de Mayo. Yamang ito naman ay debosyon natin sa mahal na Birheng Maria. Paghahanda na rin sa kanila para sa kanilang pagiging hermano-hermana para sa Flores de Mayo sa susunod na taon ay pangungunahan din tayo kasama ng iba pang mga deboto ng ating mahal na ina. Sabi raw ng iba, kaya naman daw nating lakarin mula dito hanggang doon sa covered court ng Evangelista. Kaya naman daw, parang morning jog, isang diretso lang naman doon eh. Yung ibang mga parokya, kunyari kay Father
Romel, dahil galing sila sa malaya, maintindihan natin, gagamit sila ng mga sasakyan talaga. They have no choice. Kapag nilakad nila yan, mula doon hanggang dyan, baka abutin sila ng alas G's, ano? Baka, pero tayo, dahil malapit lang naman, kapitbahay lang naman natin, pwede na nating lakarin. Pero yung mga nagdanais magdala ng sasakyan, pwede rin pong magdala ng sasakyan din po. At saka ito naman ay 7 o'clock, morning sun pa rin ho ito, no? Pero susunod tayo doon sa procession po natin. 8 o'clock, pagdating natin doon, naandun yung talk ni Father Romel. 9 o'clock, mula doon sa Evangelista Covered Court, lalakad naman tayo papuntang simbahan ng Baras. At 10 o'clock, meron tayong concelebrated mass. 12:15, tanghali, meron din po tayong misa dito sa ating parokya. At meron pa po 6 o'clock p.m. Kasi kahit na birthday ni Maria, ang pinakamataas at pinakamahalagang uri ng panalangin pa rin at pasasalamat na maibibigay natin ay ang banal na Eucharistia. Inaakay tayo lagi ni Maria, hindi patungo sa kanyang sarili, kundi patungo sa kanyang anak. To Jesus through Mary. To Jesus with Mary. Okay? Kaya po ganon. Kaya sana naging kapakipakinabang naman ho, no? Yung pagpunta nyo dito ng maaga dito sa ating parokya, paghahanda natin, pagpapahayag natin ang pagmamahal sa mahal na Birheng Maria. Kaya Father Romel, sa ngalan ng parokya ng San Ildefonso de Toledo, maraming maraming salamat at sa susunod na pagkakataon. Thank you! Magsisitayo na tayo para sa huling pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At naway pagpalain kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you.